Ako'y ang poon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kaniyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Kung ang aking buhay ay pagtatangkaan, niyong masasama, sila'y mabubuwal. Kahit salakayin ako ng kaaway, magtitiwala rin ako sa may kapal. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihang igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa kaniyang kalinga. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Anim na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betania, sa bayan ni Lazaro, na kanyang muling binuhay. Ipinaghanda siya noon ng hapunan. Naglingkod si Marta, at si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, isang libra ng dalisay na nardo, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ng kanyang buhok, at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na nagkakanulo kay Jesus, ay nagsabi, "Bakit hindi ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan. Hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi iyon. Kung hindi, dahil siya'y magnanakaw." Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito. Sumagot si Jesus, "Ano't siya'y ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako ay hindi ninyo kasama sa habang panahon." Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betania, kaya't pumaroon sila. Hindi lamang dahil sa kanya, kundi para makita si Lazaro na kanyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong saserdote na ipapatay rin si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya, maraming Hudyo ang humiwalay na sa kanila at nanalig kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Happy birthday sa kapatid ko pong panganay, si Dodo. Kami po sa bahay ay hindi, pinalaki po kaming, ang tawagan po namin ay personal. Dodo, wala po kami mga kuya, ate. No? Si Dodo po ipinanganak noong taghapon. Magulo po noon, magulo. Pero tulad po ng ating narinig sa Ebanghelyo, sa gulo pong iyon ay siya po'y kaligayahan ng aking mga magulang at mga tiyo-tiyo ko. Siya po'y unang apo, unang pamangkin, kaya po si kaligayahan ng lahat ng kanyang mga tiyo-tiya. Siya po'y pinagpapasapasahan sa mga bahay ng mga tiyo-tiya namin, ng kapatid na ang mga lolo, sapagkat solo-solo siyang apo. Sa gitna po ng gulo ng bayan, siya po'y kaligayahan sa pamilya. At siya po'y larawan na nakikita ko rin sa kanyang naging mission sa buhay. Kasi ating mga, dito sa ating kababayan, sa ating probinsya, marami pong nadating ng mga taga-ibang lugar na nakakakita ng ligaya dito sa atin pagkat sila nakakita ng hanap buhay dito sa Batangas. No? Ang pag-udlad sa Batangas ay malawak, nakikita nilang maraming trabaho dito. Mga Badyaw, marami dito. No? Taga Romblon, taga Bicol, mga kalapit probinsya natin na ating natutulungan. No? Para pong nakita kong ito pong kapatid ko na ipinanak ng taghapon, magulungan ng taghapon, subalit ligaya rin siya sa gitna ng gulo. Kaya po ang biroan ng mga pari ay nung ipanganak si Dodo, March 25, Annunciation po iyon. Yung po ay pagpapahayag na dumating na ang mananakop. Nagkatauan-tao na ang ating Panginoon Jesucristo, ang Diyos ay nagkatauan-tao. Annunciation yun. Na tayo'y ililigtas sa kaparusan sa lahat nating mga pagkakamali sa buhay. Maraming pagkakamali sa buhay ang mga tao pagkat sinira ang maraming kalikasan ng karunungan ng mga tao, subalit ang karunungang naligaw din ang maraming sa maraming landas. Yung po ay joyful mystery. No? Nung ipanganak po naman ako, sumunod po ako, September 15, yung po'y dalamhati ng mahal na birhen. Nagdalamhati na raw na ipanganak ako, yung po ay tuwa ng ipanganak si Dodo, tuwa sa gitna ng kaguluhan ng buong mundo sa pagkataga pong World War II yun. At nagkaroon po ng kapayapaan. Sa kapayapaan po may ako naman ang ipinanak. Aming pag-itam po ay halos 4 na taon, 3.5 years. No? Sorrowful mystery naman. No? Pero pinalaki po kami ng aming mga magulang sa pananalangin, no? Ang aking pong inay araw-araw nung aking pong amay na ospital dahil nga na nasugatan po nung gera. Siya po ay halos 2 taon sa Quezon Institute sapagkat tinamaan po ang kanyang baga. Sulo-solo po ang ina na nagdarasal ng rosaryo.
Ako po'y nagigising na lang nung malaki na po. Si Dodo po'y malaki na. Ay nakita ko na po'y laging nagdadasal sila ng Santo Rosario. Ako po'y nakikigaya lang sa kanila. We grew up praying the rosary every day. And that's how we repaired all things in our life. The family that prays together stays together. At yan po ang aking sa araw pong ito ng kaarawan ni Dodo. Kayong po'y annunciation kung tawagin. Subalit, hindi po ipinagdiriwang sa taong ito, ikaw walang pong taon ni Dodo ang annunciation sapagkat ngayon po'y mahal na araw na. Nagpapakasakit na po, nagsisimula na po ang pagtataksil ng mga tao sa ating Panginoong Jesucristong gumagawa ng kabutihan. Subalit, alam po ng ating Panginoong Jesucristo ang mga pangyayaring iyon. Nagtatangka na si Judas na siya'y takitak, na siya'y pagtaksilan, siya'y pagkanulo sa mga may kapangyarihan sa lupang ibabaw na ito. Kaya po, ang ating pong annunciation ngayon, ang pagdating ng anghel kay Maria na may magandang balita na dumating na ang mananakop, dumating na ang tagapagligtas. Kumbaga ng taghapon ay dumating na ang Amerikano. At nung pagdating daw ng Amerikano ng taghapon, ang mga Pilipino ay hi Joe, may chocolate. No? Eh, pero may mga gera-gera pa noon. No? Subalit, kaya po ngayon po, sa kabila ng ating mga hinaharap pa rin sa buhay na ito, meron pa rin po tayong kaligtasan, may pinagdiriwang tayong kapanganakan ng ating gobernador, no? Ipagdasal natin na mapagpatuloy niya ang misyon niya sa buhay. Na ang kanyang misyon para mabigyan ng kinabukasan ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng katupangan, magandang katupangan. Ang katupangan pong iyan ay atin lang mararating sa pamagitan ng ating pag-asa sa ating Panginoong Diyos. Marami pong karunungan at kaunlaran ang dinala ng mga tao dito sa lupang ito. Kung tawagin natin ay mga artificial intelligence, human intelligence, mga digital advances dito sa ating buhay, technical progress, scientific progress, lahat ng iyan po. Subalit, lahat pong ngayon nasa kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Maligaya po ang Panginoong Diyos na umuunlad ang mga tao. Maligaya po ang Panginoong Diyos sapagkat pagtupad po yan sa ating misyon. Subalit, huwag nating kalilimutan. Binigay ng Panginoong Diyos ang ating talino, binigay ng Panginoong Diyos ang maganda niyang biyaya upang ating gamitin ayon sa kanyang magandang layunin at ang layunin iyan ay tayong lahat ay magmahalan. Magkaroon ng pagkakaisa, magbigayan, huwag tayong magdayaan, huwag tayong mag-awayan. Huwag bumalak na masama sa kapwa-tao. Binigyan tayo ng Panginoong Diyos ang talino upang maka-imbento ng maraming mga bagay, upang ang masakit at hilahil dito sa buhay ating ma-overcome, ating malampasan lahat iyan sa pamagitan ng talino ng tao. Subalit, yan pong mga pag-aayos ay huwag nating gamitin sa pagsasamantala sa ating kapwa. At tutulungan po tayo ng ating mga namumuno dito sa ating bayan. Ang mga pari, nangangaral, ipinaalaala ang kalooban at batas ng ating Panginoong Diyos, batas ng kalikasan, batas ng pagkilala sa dangal ng bawat tao. Ipinaalaala po yan ang mga pari. At yung po namang nasa pamahalaan,
Sila po ang mag-aangay sa atin, magbibigay sa atin ng biyaya ng Panginoong Diyos. Subalit, ang lahat pong biyayang iyan ay dapat nating gamitin. Pagbahabahang ginan, ginagamit ang ating talino ayon sa magandang layunin ng ating Panginoong Diyos. At ang kaligayahan po ay hindi pagkakaroon ng maraming kabahagi sa mga bagay sa material sa mundong ito. Kahit po napakayaman ng tao, subalit kung maraming masyang kaaway, hindi niya ginagamit sa paglilingkod sa kanyang kapwa. Ang sinabi nyo po ng Panginoong Diyos kay Eva at kay Adan, humayo kahit magparami, punuin ang mundong ito. Subalit hindi po period doon. Punuin ang mundong ito at pamahalaan ang mahusay. At paano natin mapapamahalaan ang mundong ito? Ipamigay ang biyaya ng Panginoong Diyos na walang nakalalamang at walang mauubusan. Ipamigay na lahat ay liligaya at may pamimigay iyan sa pamagitan ng pagmamalasakit sa kapwa at ang pagmamalasakit ating nakikita, mga kakamanit. Kung ang pagmamahalan ay ating palalaguin, magsimula tayo sa pamilya. At sa pamilya, ipakikilalang naroroon ang Panginoong Diyos. At sana po sa pamilya ay huwag nating kalilimutan. Meron tayo't ama't ina. At sa halimbawa ng ating Panginoong Diyos mismo, yung siya magkatawang tao, binigyan siya ng inang si Maria na ating malalapitan lagi. Ina nating lahat si Maria. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming lahat na nagkakamali sa buhay, nagkakamali sa pagkanya-kanya, nagkakamali sa kasakiman. Patawarin mo kami ngayon at magpas at sa sandali ng aming kamatayan. Pag yan po yung 50 beses nating dinadasal araw-araw sa Santo Rosario, siguro ang mga anak naglalaro muna sa pasimula ng dasal, pero habang sila'y tumatanda at nagkakaroon ng problema, magiging makahulugan sa kanila yung Santa Maria, Ina ng Diyos. Ipanalangin mo kaming mga makasalanan, kaming mga anak na nagkakamali, ipanalangin mo kaming lahat. Marami rin pagkakamali po si Governor. No, ako po'y bata, ay ako po'y, pagkat ako'y maliit pa nga, ayaw po niya ako isasama sa kanyang mga lakad. Pagkat ako yata'y abala, nanunood lang ako sa kanila. At pag ako'y mayroong nakikitang kakaiba, nagkikinto sa aking ininamumura siya. Tunay po isang pag, hanggang ngayon po'y daladala ko pa. Ari pong kaliwang kong kamay, ay mayroon po itong dislocation bali. No? Hindi po yun naopera. Pagkat bata po ako, sabi ng doktor, bata pa yan. Hindi pa ako kindergarten noon. Itinuro ako sa bangka. Ay pagpatok ko sa buhangin, ay hindi, akala ko wala akong kamay. Yung pala yung imay ng imay, wala akong pakiramdam. Iyak ako ng iyak. Iyakan po sa buong aplaya. Pagkat nabalian ang anak ni Maestrang Senang. Ang mga maestra po nung una ay very respected sa community. Para pong barangay captain, no? Ay si Dudu po na iyak ng iyak din at akala yate ako'y namatay. No? Ay hindi po ako, ako po siguro ay may 6 months na nakakask. No. At sabi ng doktor, hindi pwedeng operahin at bata pa. Pagdating ko raw ng 16 years old. Nung pagdating ko po ng 16 years old, ako po'y high school graduate. Tinanong ng doktor, nasakit? Hindi nasakit. Nagbabasketball. Ako po'y naglaro ng basketball seminaryo. Kalaro ko po mga pari dito. No.
sabi nito, hindi na kailangang operahin. Pagkat wala pa namang problema, hindi naman ako nasingkol. Pero nandoon pa rin po ang location dito sa aking kaliwang kamay. No? Yun po ay siguro souvenir ng Panginoong Diyos sa akin. Huwag rin akong malikot. Sapagkat ako po na may kasama. Ako po ang unang nanunulak noon eh. Ano ako'y tinulak, ako po yung maliit eh. I suffered so much, no? So, yung po mga bagay na yun ay humantong sa kasalukuyang panahon na may kanya-kanya na po kaming buhay. At ang buhay po namin ay sa paglingkod sa kapwa-tao na humayo po kami, nagpakarami kami. Sabi ng Panginoon Diyos kay Eva at kay Adam, kayo ay magsama, magbunga kayo, punuin ninyo ang mundong ito. Subalit hindi po period doon, magpakarami kayo, punuin ang mundong ito, pamalahaan ang mundong ito. At sa pamamahala po sa mundong ito, hindi po kailangan ng mag-asawa. Kinakailangan po ang mga pari. Kami po mga pari kasama sa pagpaparami ng tao sa buong mundong ito. Hindi po dadami ang mundo. Pag ang mga tao ay nagnanakawan, nag-aaway, nagpapatayan. Kaya mayroon pong pari magpapalaala. Magmahalan kayo sa isa't isa. Magbigayan, magtulungan. Ang meron ay magbahagi. Ang mga nangangailangan ay gumalang, magpasalamat sa nagbibigay sa kanila. Hindi po maaaring lahat sa sanglilikhang ito, hindi po maaaring lahat ay doktor, lahat ay abogado, hindi po maaaring yan. Hindi maaaring lahat ay engineer. Pag lahat po ay engineer, wala tayong kaminero, traffic po ay kainakain, hindi tayo susulong. Pag lahat po ay doktor, lahat ay abogado, wala pong magluluto, wala manghuhuli ng isda, walang lulutuin, wala magtatanim. Kaya po, lahat po'y dapat ay may mabuting ugali. At yan po'y pari naman ang nagpapaalaala sa ating at mga magulang sa pangungulo din ng ating inang simbahan. Ay susunod sa pinaalaala ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng simbahan. Magbabait tayong lahat, magbibigayan, magmahalan, upang dumami at mapuno ang mundong ito. Kaya huwag po kayo mag-alaala. Kung kayo po ay walang maging asawa, meron po kayong misyon dito sa buhay na ito. Tulad po ni Gobernador, nagpapakarami na maraming tao sa mundong ito. At dadami ang tao kapag ang tayo nagmamahalan, kapag meron nagbibigay ng mabuting halimbawa na magagandang pakikitungo at pagtulong sa kapwa. At gaganda ang ating lipunan. At yan po ang pangarap ng bawat isa. Mga magulang, magbigay ng magandang kinabukasan sa kanilang mga anak. Subalit mga magulang, kayo po ay napakahalaga sa buhay ng bawat isa. Uulitin ko po ang aming naging karanasan. The family that prays together stays together. Araw-araw po, kung hindi mababuo ang rosaryo, mausal ng inyong mga anak, tatlong abaginoong Maria, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga makasalanan. Ang mga anak niyo ay laging aamin na may kasalanan. Kaya sila'y sumuay sa kanilang mga magulang, nagpabaya sa kanilang pag-aaral, nag-aksaya sa mga baong binigay sa kanila. Pag ang mga bata po'y lumaking kayo, nanakit sa kanilang kapwa, pagbabago po yan sa araw-araw ng kanilang buhay. Tulad ko po, ako po'y naging pari. Ay magaling si Governor at kakaunti ang gupak na kamit sa aking magulang. Ako po'y mas maraming gupak. No? Tunay po iyan. Subalit, siguro mas marami akong naging anak kaming mga pari kaysa inyong lahat. Sapagkat marami kaming nadala at naahay sa pagpaalaala sa mga kabataan na sila'y maging mabuti sa kanilang kapwa, tumupad sa kanilang tungkol, huwag magnanakaw,
hawag mga ngagaw, hawag mananakit sa kapwa, tulong-tulong tayo sa ating kaunlaran. Hindi maaaring lahat ay engineer, hindi maaaring lahat ay doktor, hindi maaaring lahat ay abogado. Ang abogado ay magpakabuti sa kanyang pagiging abogado ay doktor, maging mabuti sa panggagamot. Mga politiko, maging magaling sa maging mabait sa kanilang pakikitungo sa kanilang kapwa. Lahat po ito'y gagawa ng ating tungkulin at diyan po mabubuo ang ating magandang lipunan. Happy birthday, Governor Mandanas, si Dodo, at ang mga kapatid ko'y nagpapahatid po ng ilang happy birthday. At mga tiya-tiya ko po, hindi makakarating dito. Sila po ay handang-handa. Ang tiya ko, buhay po ang mga tiya ko po. 94 years old, 95 years old, 96 years old, buhay po ang mga yan. At ang handa-handa magmarcha pa rito. Ay nung mabalita ang caterer ay 12,000, 15,000. Naku, ang daming tao. Ay baka raw sila ay maging magulo pa dito at makaabala ng mahusay. At saka baka sila ay matatanda po ay ingat na ingat din. Lalo po ngayon ating mga Pilipino ngayon ay may ingat sa kanilang mga katawan dahil sa karanasan. Ay kanila daw uutusan si Governor na magparihin yung nalaan sa aming matatanda at di sila laang ho. Yan. Pero kakaunti laan dun ho. Ay si Dodo po ay nakamana rin sa aming matatanda. Nang katipiran ay kinakailangan pong ulungan. Si Father Jerry po ang aming pinapag-main celebrant dito. Si Father Jerry po ay pamangkin ng aming mga magulang. Magpinsang buo po ang aming mga magulang. Pagkakapatid po aming lolo at lola. Si Governor pinakamatanda sa amin. Kaya napapagkamalaan po ng aming pamangkin na lolo siya, siya po'y tito lamang. No? Siya po'y tiyo. Sapagkat siya ang pinakapanganay sa lahat, sabi ko po ng una, he was the darling of the family. Ng mga tiyo-tiyo namin, pasapasan siya sa kanyang mga bahay ng mga tiyo-tiyo namin. Sa Taal, dito sa Bawan. Pagkat ang aming pong Mandanas po'y taga-Taal. Ang Inko po ay taga-Bawan, Inko Garcia. No? Ay si Dodo po'y natulog sa Taal nung bata. Ako po'y naiingit, di po ako ipagsama doon. Siya lamang po ang kasama. Hindi po ako nakakasama. Pagkat siya po'y favored na favored. And siguro he's being prepared for a mission for all of us here. No? Para tayo bigyan ng magandang halimbawa sa buhay na ito. At tulad po ng sinabi ko sa inyo, ang aming pong mababanggit sa inyo, yung aming natutuan sa aming mga magulang, instill the habit of prayer in its family. Pray the rosary every day. Call the Blessed Mother. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalan, kaming mga bata, kaming matatanda, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Happy birthday, Governor. Tatayo po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Sa lahat ng panahon, mga kapatid kong ginigiliw tayong lahat ay dapat manalangin. Subalit higit ng kailangan ngayong 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay, pakikitambal kay Kristo ng pagdalangin ng taimtim upang pagkaloob sa atin ng ating mga kahilingan, ng ating pong itutugon
Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa sambayan ng Kristiyanong laganap sa sanlibutan, upang sa panahong ito ay lalong makapakinabang sa bawat salitang nanggagaling sa bibig ng may kapal, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa ipagkakaroon ng kapayapaan sa sanlibutan, upang magganap ang panahong nararapat at araw ng kaligtasan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa mga makasalanan at lumilihis sa tamang daan, upang sa panahong ito ng kapatawaran, ang mga suwail ay makabalik sa poong may kapal, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Panalangin din natin ang ating butihing gobernador na pagkalooban pa siya ng kalakasan at haba ng buhay, pangpatuloy ng mga paglingkod na may kasiglahan at katapatan sa ating Panginoon at sa kanyang bayan. Panalangin natin ito sa poong may kapal. Panginoon, kaawaan mo kami. Ama naming makapangyarihan, pagdama mong ikaw ay kapiling ng dumadalangin sambayanan upang pangundangan sa pinagtiisa ng anak mong mahal ang mga hindi namin mapangahasang ilingin ay aming makamtan sa pamagitan niya kasama Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pag-aalay. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga pangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang ginaganap naming paghahain na ngayon nilalaan upang patawad mo ay magbigay sa amin nang pangungahin mo ang aming buhay na walang maliw. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Yesu Kristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag. Ang iyong dakilang pag-ibig sa lahat, na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas, sa harap ng iyong kadakilaan, tapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihan. Sa krus ay tinanghal, sa krus ay pinasyang patawarin ang mga tao, sa krus nagtagumpay ang ipinangakong Kristo. Kaya kaisa namang ngayon nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Tayong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, kawambukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunan, nawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, naabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bagot walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pag-amatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Sinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Pusbusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang butihing esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig na ito ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga pangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ngayon po ay awitin natin ng lakas loob. Diyas sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan, dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Thank you.
Panginoon Jesus, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang niwan ko sa inyo, kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa yun sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po tayo ay magbigayan ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapatid, narito ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Maupalad ang inaanyayahan at tumatanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Magstayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dalawin mo ang iyong sambayanan at tunghayan mo ang aming kaloobang nakalaan upang ang misteryo ng hapis at luwalhati ay ipagdiwang. Ang tinanggap naming kagalingan sa banal na pakikinabang na pinagsaluhan namin mula sa iyong mapagpalang kamay ay pamalagiin mong aming pagundangan ng iyong patnubay sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain tayo ng mga pangiriang Diyos sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Happy birthday po, Governor. Sabay-sabay po nating awitin, happy birthday. Happy birthday to you. To you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Tagalog. Maligaya pagi sa noche. Magandang umaga po sa ating lahat. Matapos po ang banal na pagdiriwang ng misa ngayong umaga, ito po ay susundan ng isang programa ngayong umaga. Kaya wala po munang aalis ng ating Dream Zone ngayong umaga. At inaanyayahan po dito sa harapan ng ating entablado ang ating mga kasamang kaparian para sa isang photo op kasama po ang ating Honorable Governor Dodo Mandanas. At isang pangalala po sa ating mga kasamahang naririto sa Dream Zone ngayong umaga, tayo po ay manatili muna sa ating mga upuan dahil ang ating pong banal na misa ay susundan ng isang programa kaugnay po sa pagdiriwang ng kaarawan ng ating Honorable Governor Hermilando Inco Mandanas. Thank you.
Sa atin pong ibang kasamahan na naririto sa Dream Zone, mayroon pa po tayong mga unoccupied seats dito sa bandang likuran na maaari nating upuan. At gayon din tayo po ngayong umaga ay naka-live at streaming sa official Facebook page ng Pamahalang Palalawigan ng Batangas sa Batangas PIO. At para po sa kaayusan ng ating programa ngayong umaga, mag-aalat po tayo ng panahon at oras maya-maya po lamang upang makapagpaabot ng personal na pagbati at regalo sa ating Governor Dodo Mandanas maya-maya po lamang. Ang lahat po ay inaanyayahang bumalik na sa ating mga upuan, pati po sa ating mga bisita. Maya-maya lamang po tayo magpa-photo op at personal na bumati sa ating gobernador. At para po sa pagsisimula ng ating lingguhang pagbibigay pugay sa bandila ng Pilipinas, para po sa pag-awit ng lupang hinirang, ang lahat po ay inaanyayahang magsitayo. Muli, para po sa pag-awit ng lupang hinirang, inaanyayahan po ang lahat na magsitayo. Bayan ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang mag-ibig, kaya sa sinahanan, alam ng puso sa ibig mo'y buhay. Ang lahat po ay maaari nang magsiupo at syempre, sa ating mga kasamahan po na wala pang upuan, meron pa po tayong mga unoccupied seats dito sa ating Dream Zone, dito po sa may bandang kaliwa ko sa likodang bahagi ng ating Dream Zone. At syempre po, pagbati ng magandang-magandang umaga sa ating lahat at maligaya pong pagbating sa Kapitolyo ng Batangas! Palakpakan naman po tayo dyan! Grabe, wow! Totoo namang nakakapamangha po at tunay na nakakabilib ang dami ng ating mga kasamahang bisita, gayon din ang ating mga opisyalis na naririto ngayong araw. Ayan at syempre ini-encourage muna po natin na pansamantala po ay ipagpapamamaya po muna natin ang ating pagpapaabot ng personal na pagbati at mga regalo kay Governor Dodo Mandanas. Worry no more dahil maya-maya po lamang ay mag-aalat po tayo ng oras para tayo po ay personal na makalapit kay Governor Dodo Mandanas para tayo ay makabati. Ayan, maraming salamat po. At kung hindi ako nagkakamali, ngayong umaga po dito sa Kapitolyo ng Batangas,
tayo po ay nasa humigit kumulang 12,000 katao. At syempre kasama na po riyan, bukod sa ating mga opisyales, mga bisita at mga kawani ng Kapitolyo, ay naririto rin po ngayong umaga sa ating bakuran ang ating mga volunteers at mga kasamahan mula sa iba't ibang sektor ng ating lalawigan. Kaya po kung ano po ang ating ginagawa dito sa loob ng Dream Zone, ay siya rin po na nakikita at napapakinggan sa iba't ibang bahagi ng ating bakuran, lalo't higit dito po sa atin sa may fountain, dito po sa auditorium, at dito po sa harapan ng ating marble terrace. Kaya naman sa lahat po ng naririto sa Capitol ngayong umaga, palakpakan naman po natin ang ating mga sarili. Maraming salamat po sa inyong pagdating ngayong umaga. At syempre, bukod po sa ito ang itinalagang araw para sa pamamahagi ng mga honorariums na kasamahan nating mula sa iba't ibang sektor sa lalawigan, ay syempre naman po, ito rin ang espesyal na araw sa buhay ng isa sa mga hinahangaan pagdating sa larangan ng pagseserbisyo. Isa sa mga tinitingala pagdating sa iba't ibang pamamaraan ng paglilingkod. At syempre, ang isang taong magiting na tumindig bilang ama ng lalawigan, ng dakilang lalawigan ng Batangas. Kaya naman, sa loob po na mahabang panahon na kasakasama natin ang taong ito, tunay na naipamalas niya sa atin kung ano nga ba ang tunay na dugo ng pagiging magiting na Batanggenyo. Kaya palakpakan naman po natin, Honorable Governor Hermilando Inco Mandanas. King Governor Dr. Mandanas ang ayan. Grabe. At syempre, yung mga nagdadatingan po ay feel comfortable ngayong umaga. At siguro po ngayong umagang ito ay ating pasadahan. Ano, sa loob po ng napakahabang taon sa mundo ng paglilingkod, ano-ano na nga ga ang kanyang mga ginawa? Ano-ano na po ang kanyang mga nagawa, ginagawa at gagawin pa? Gayun din, sino nga ga si Governor Hermilando Inco Mandanas na nasa likod ng progresibo at maunlad na lalawigan ng Batangas? Kaya naman sama-sama po nating pakinggan at panoorin ang isang audiovisual presentation na ito. Taong 2022 nang simulan sa bansa ang implementasyon ng Mandanas ruling na nagtakda na makatarong ang kabahagi ng mga lokal na pamahalaan sa lahat ng nalilikom na buhi sa bansa. Ngunit, kilala niyo ba ang natatanging individual sa likod ng naturang petisyon? Halina't sama-sama nating kilalanin si Governor Hermilando I. Mandanas. Ang lingkod bayan na si Hermilando I. Mandanas ay tubong bayan ng Bawan, isa sa mga baybayang munisipalidad ng lalawigan ng Batangas. Nag-aral siya ng elementarya sa West Bawan Central School at nagtapos ng high school sa St. Bridget College sa lungsod ng Batangas. Sa De La Salle University, Manila, kumuha siya ng kursong Bachelor of Science in Commerce at pagkatapos nito ay naging isang Certified Public Accountant. Nag-aral din siya ng Master of Business Administration sa Universidad ng Pilipinas sa Diliman, Quezon City. Sa mundo ng pribadong sektor, siya ay naging DLSU College Dean at Professor, Investment Banker, Economist at Financial Expert na nanguna sa maraming matagumpay na negosyo at pamumuhunan. Nagsimula siya maging lingkod bayan noong taong 1978 nang italaga siya bilang General Manager ng Human Settlements Development Corporation, ang corporate arm ng noon ay Ministry of Human Settlements sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na tumagal hanggang 1981. Ipinagpatuloy niya ang kanyang paglilingkod noong taong 1995 nang manungkulan siya bilang punong ehekutibo sa lalawigan ng Batangas sa edad na 51. Matapos ang kanyang termino noong 2004, tumakbo at nahalal siya bilang kongresman ng ikalawang distrito ng Batangas kung saan naroon ang kanyang tinubuang bayan, ang Bayan ng Bawan,
nanatili siyang bahagi ng mababang kapulungan ng Kongreso sa loob ng 9 taon, simula 2004 hanggang 2013. Noon pa may tumatak na sa puso at pamumuhay ng bawat Batanggenyo ang kanyang tapat na serbisyo publiko para sa kapakanan, hindi lamang ng mga kababayan sa lalawigan, manapay ng buong bansang Pilipinas. Muli siyang bumalik bilang punong ehekutibo ng lalawigan noong taong 2016. At bilang gobernador, kanyang inilunsad ang programang HELP na tumatayo sa mga katagang health, education, livelihood, at protection of the life, environment, and properties. Sa nakaraang mahigit 7 taon ng kanyang administrasyon, napaghanap ang maraming mga proyekto para sa kagalingan ng lalawigan at ikaaangat ng kalidad ng buhay ng mga Batanggenyo. Kabilang narito ang pagpapaganap at pagpapalawig ng mga proyektong medikal at programang pangkalusugan ng pamahalaang panlalawigan, kabilang ang puspusang pagkilos para sa implementasyon ng Universal Healthcare Law, pagpapaayos ng mga district hospital sa lalawigan, kasama na ang pagkakaroon ng kauna-unahang intensive care unit sa pampublikong ospital sa probinsya at operasyon ng provincial healthcare facility sa bayan ng Bawan na nagbibigay ng libreng laboratory services at bilang susunod na handog serbisyo ang pagbubukas ng diagnostic facilities at dialysis center. Isa rin sa binibigyang pansin ng butihing gobernador ay ang patuloy na pagsasaayos at pagpapataas ng antas ng edukasyon. Tuloy-tuloy ang pagpapaabot ng educational assistance sa pamamagitan ng Batangas Province Scholarship Program na mula noong 2016 hanggang sa ngayon ay umaabot na sa mahigit 150,000 mga eskolar mula sa lahat ng bayan at lungsod ng lalawigan. Gayun din ang probisyon na makapag-alay ng mga kagamitang pangkarunungan para sa mga guro at paaralan sa lahat ng bayan at lungsod. Sa kasalukuyan, nasa 6,100 tables and chairs ang napagkaloob ng pamahalaan sa mga eskwelahan. Umabot naman sa 2,888 tablets ang naipamahagi sa mga mag-aaral ng senior high school at 9,000 units ng laptop para sa mga teaching and non-teaching personnel. Proyekto rin ng Kapitolyo ang mga matatagumpay na paaralang Batangas Province Science High School sa lungsod ng Kalaka at Batangas Province High School for Culture and Arts sa lungsod ng Batangas na kapwa mga idea at naisakatuparan sa pamamagitan ni Governor Mandanas. Kasabay nito ang tuloy-tuloy na pagkapagawa ng mga school buildings at classrooms. Para sa programang pangkabuhayan, samot-saring dagdag kaalaman at pagsasanay ang kanyang hatid para sa mga kooperatiba, magsasaka, mangisda, samahan ng mga kababaihan, persons with disabilities at senior citizens at iba pang mga grupo at asosasyon sa lalawigan. Bukod pa rito ang iba't ibang tulong pinansyal at ayudang pangkabuhayan para sa ating mga kababayan na nagbibigay ng oportunidad para mapalago ang kanilang mga pinagkakakitaan. Nagpapatuloy rin ang epektibong pangasiwa ng kapaligiran at kalikasan ng lalawigan sa pagpapatupad ng mga biodiversity management projects and services, water quality monitoring at iba pang mga environmental activities. Nariyan din ang malakas na pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines para masiguro ang kapayapaan at kaayusan sa probinsya. At ang konstruksyon ng mga proyektong bahagi ng handog infrastrukturang maayos program na may layong mas mapabilis at mapahusay ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Bukod sa programang HELP, kinikilala rin si Governor Mandanas para sa kanyang petisyon na kinatigan ng Korte Suprema noong 2018. Tunay na magiting at matapang na nanguna at nakibaka ang noon ay Congressman Mandanas upang ipaglaban na makatarungang kabahagi at karapatan ng mga local government units galing sa lahat ng nakokolektang buwis ng pamahalaang nasyonal. Kilala ito bilang Mandanas ruling na sinimulan ng ipatupad sa buong Pilipinas upang makapagbigay karagdagan sa Internal Revenue Allotment o IRA ng bawat pamahalaang lokal sa bansa.
malaki ang oportunidad na maibibigay ng Mandanas Ruling upang mas mapabuti ang pamumuhay ng mga Pilipino sa buong bansa at makapagpatupad ng mas maraming programa at proyekto ng mas marami pang mga mamamayan ng maabot at matulungan at mas maisulong ang kaunlaran maging sa mga malalayong komunidad at barangay. Dahil sa kanyang mga naging kontribusyon sa serbisyo publiko, na tunay na nakakaabot sa mga kababayan, lalo na ang mga mas nangangailangan ng kalinga at pag-akay, ginawaran siya ng iba't ibang organisasyon ng mga natatanging pagkilala na malugod namang tinanggap ng gobernador. Ito ay patunay na ang kanyang dedikasyon sa trabaho ay dapat gawing huwaran ng iba pang lingkod bayan. Sa likod ng matagumpay at progresibong lalawigan ng Batangas, naroroon ang lideratong tapat at nakahandang maglingkod sa kapwa. Isang personalidad na hindi kakikitaan ng pagod sa paghatid ng programa, proyekto at aktibidad ng pamahalaan para sa mga kababayan. Kanyang laging hangad at sambit ay hindi ikaw maiiwan. Isang katagang patunay na sa bawat hamon, pagsubok at unos na dumaan sa bawat isa sa atin. Mayroong pamahalaang nakabukas para sa lahat ng nangangailangan, nakahandang dumamay at maging sandigan ng mga kababayan. Siya si Hermilando Dodo Inco Mandanas, gobernador ng dakilang lalawigan ng Batangas, lingkod bayan, isang Batanggenyo, handang maglingkod sa lalong ikagagaling ng Pilipinas at ng bawat Pilipino. Palakpakan po natin Governor Hermilando Mandanas, grabe talaga. At siyempre po, kagaya po na naging sabay-sabay nating pagbati kani-kanina lamang, ngayon naman po ay pakinggan at panoorin natin ang ilan sa mga pagbati ng kanyang kaibigan, kasamahan sa trabaho, gayon din ng kanyang pamilya. Kaya sama-sama po nating tunghayan ang AVP na ito. Happy birthday to our esteemed and incredible boss. Your wisdom, leadership, and dedication have been a guiding light for all of us. Your remarkable achievements inspire us every day. May this special milestone be filled with joy, happiness, and cherished memories. I pray for many more years of success, prosperity, and good health for you and your family. Magiting ang Batangas dahil magiting po kayo, Governor Dodo Mandanas. Maraming salamat sa lahat. Have a good one, and may you have many more birthdays and blessings to come. Mula sa Sanggunian Panlalawigan, kami ay bumabati ng Happy Birthday, Governor Dodo Mandanas! Happy Birthday, Gov! Para sa isang dahilang leader ng Batangas at ng bansang Pilipinas, Happy Birthday po, Governor Dodo Mandanas! Mula sa mga department heads ng Provincial Government of Batangas at sa champion ng mga LGUs at ama ng lalawigan ng Batangas. Magdala po, Governor Dodo Mandanas. We love you! Well, it's your birthday, Dodo. You're 80 years old.
I'm 76, no? We've come to age wherein we could serve people and we could serve more. We could still do more things, no? Thanks God, God has given us health from all those whom we owe our life. First to God Almighty who gave us our life, Blessed Mother who led us, no? Our family rosary is a memory for all of us, the family. So in our prayer, we wish you more meaningful life as we go on in this life. Happy birthday and more birthdays to you, to me, and to all of us here in this occasion of your 80th birthday. God bless you all. Day. Oh, dapat hindi. Mandanas kasi ang dulo. Dapat ito! Kural Vivo! Mula sa sanggunian panlalawigan, kami ay bumabati ng... Oh. Happy birthday! Happy birthday! Sandali, sagot mo lang sa pumunta. You're big... Wait. Ah, may time to beg. Talaga naman. Ay, may natunog na cellphone. Mm. If I was you, I'd wanna be me. Happy birthday! Ano tayo? Nag-iisang ama ng lalawigan ng Batangas? Sa mahusay, masipag, at mapagkakatiwala ang gobernador ng ulit. Gobernador? Happy birthday, Gobernador! Happy birthday to Governor Dodo Mandanas. Sir, have a great time and wish you all the best on your birthday. I wish you long life, good health, and prosperity. Patuloy lang po sa pagsiservisyo sa ating mga kababayan. God bless you. Ayan, palakpakan naman natin ang mga nagpaabot na kanilang pagbati sa ating butihing Governor Dodo Mandanas sa pamamagitan ng ating AVP na ito. Grabe yung mga tanggapan at ang bawat isa na nakasama para sa pagbuo ng video na ito. Maraming salamat po. At syempre, sa pagkakataong ito po ay inaanyayahan ko dito sa ating entablado ang ating mga kasamahang board members, gayon din ang ating Vice Governor Mark Leviste, kasama po ang ating Provincial Administrator Sir Wilfredo Racelis at ang ating Chief of Staff Mama Bel Bihasa, kasama po ang ating mga department heads at atin pong sasamahan dito sa itaas ng entablado ang ating butihing Governor Hermilando Dodo Mandanas para po sa pag-blow ng kanyang birthday candles. Ayan ang ating Governor. At syempre sa lahat po ng mga kasamahan nating naririto sa loob ng bakuran ng Kapitolyo, sabay-sabay naman po nating kantahan si Governor Dodo Mandanas ng Happy Birthday Song. Okay, ready? 1, 2, 3! Happy birthday, birthday to you. Palakpakan naman tayo dyan! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Isa ba? Happy birthday, happy birthday.
isang malakas na palakpaka naman para kay Governor Hermilando Inco Mandanas. Maligayang kaarawan po, sir. Sampo ng inyong pamilya dito sa lalawigan ng Batangas ang amin pong pagbati ng maligayang kaarawan. Magkakaroon po tayo ng photo op kasama si kasama ni Governor Hermilando Mandanas, ang ating Vice Governor Mark Diviste at ang buong sangguniang panlalawigan ng Batangas. At susundan po ito ng isang photo op kasama naman po ang mga department heads ng iba't ibang tanggapan sa Kapitolyo ng Lalawigan ng Batangas. Ayan, ang ating pong photo op ngayong umaga ay susundan ng ating mga department heads mula sa iba't ibang tanggapan ng Kapitolyo ng Batangas. Attorney Genaro Cabral. Ayan. Isang photo op kasama po ang ating mga kapwa department heads at syempre ang ating celebrant, Governor Dodo Mandanas. Ayan, marami pong salamat. At syempre, para sa kanyang mensahe sa ating lahat ngayong araw, palakpakan po natin ng mahusay, masipag, at tunay na magiting Honorable Governor Hermilando Inco Mandanas! Let's go, go Mandanas! Go ng Batangas! Ating Governor, Dodo Mandanas! Ang kailangan ay Dodo Mandanas! Lubos na lubos ang aking pasasalamat sa ating Panginoon sa lahat ng biyaya, lahat ng pagpapala na ibinigay, ibinibigay, at alam kong ibibigay pa sa atin. Talagang sabi nga, punong-puno, siksik na siksik at umaapaw. Ganun din sa inyong lahat. Alam ko na hindi lamang ang ating mga board members, ang ating mga kaibigan, mga panauhin, ang talagang nakikiisa na kayo pinasasalamatan ko. Kasama na din ang mahigit na 15,000 na mga volunteers natin na naririyan sa likod. Ang ating mga barangay health workers, barangay nutrition, mga child development workers, mga seniors, mga officers ng PWD, lahat na. Kayong lahat ay aking pinasasalamatan
dahil hindi natin maaabot ang ating katatayuan ngayon at hindi rin natin mararating ang gusto nating gawin makatulong sa ating kapwa. Ang ating una, ang ating Panginoon, ang ating mahal na ina, at ganun din kayong lahat. Kaya maraming salamat. Alam ko na ngayon ay pasimula ng bago na namang pahina sa ating buhay at lagi ko kayong makakasama. At lagi akong magpapasalamat sa inyo. Ito nga ang sabi natin ay pasimula pa ng mahaba pa nating lakbayin. Marami pa tayong dapat gawin. At samahan ninyo ako sa aking panalangin at hinihiling. Isa lamang ang hinihiling ko sa araw na ito na isamahan ninyo sa panalangin. At ano yun? Hindi naman lamang mahabang buhay, hindi lamang kalusugan, hindi lamang sabi nga kasaganaan, kundi ang mas mahalaga para sa akin ay masunod natin ang loob ng Panginoon. Ano? Kung gaano pang kahaba ang buhay na ibibigay, kung gaano pang katagal na ipagpapatuloy ang ating kalusugan, alam naman natin na ang edad ng tao, yaan ay numero lamang. Ano? Ang mahalaga ay kung gaano talaga ang nakatalaga ng ating Panginoon. Ano? Kaya kung ano ang kanyang loob, samahan ninyo akong manalangin na yun sana ang maganap. Ha? Kung ano ang ating gagawin, kung papaano tayo tutulong sa ating kapwa. Sa ngayon, alam natin na ito na ang katapusang termino ko. Padalawa pang ikot, pang-anim na. Ano? At naging congressman tayo ng 2nd District. Yan, naririto ang ating congresswoman ng distritong ito ngayon. Ano? At ganun din, tatlong termino din. At alam ko na marami pa tayong gagawin. Sa dami ng biyaya, sa dami ng pagpapala, sa dami ng ibinibigay sa atin, gusto kong tunay na bigyang diin na nasa puso, damdamin ng governor ni Dodo Mandanas ang akin ding pananagutan. Sabi nga, kailangan pag meron tayong tinanggap, meron tayong dapat ibalik. Ano? At kaya napaka, alam kong medyo mabigat ang ating tatahakin sapagkat, pero kung kasama ko kayo at sa tulong at awa ng Panginoon, magpapatuloy ang ating pagganap kung ano man ang kaloob ng Panginoon. Kaya't maraming salamat sa inyong pakikiisa, sa ating pagkakaisa, sama-sama. Maraming salamat. Muli atin pong palakpakan the champion of LGUs at ang individual na hindi kakikitaan ng pagod sa paglilingkod, Governor Hermilando Inco Mandanas. At sa pagkakataong ito po ay ating inaanyayahan muli sa ating entablado ang ating mga masisipag na board members at ang ating Vice Governor Mark Leviste, kasama na rin si Congressman Ray Florence Reyes. At para po tayo ay makadako na sa ceremonial distribution po ng honorariums para sa ating kasamahan mula sa iba't ibang sektor ng lalawigan. Ito naman ay ginagawa natin pampalagian ang pagbibigay ng ating mga tulong. Bibigyan natin ngayon mahigit na 30 milyon. Ginagawa natin ito tuwing tatlong buwan. Itinaunalaan natin dito bilang pagpapakita ng ating pasasalamat sa kanila.
Kaya't babasahin ngayon ni Flor. Si Flor ang namumuno ng ating Provincial Social Welfare Office. Magandang umaga, Governor. Happy birthday po. Ngayong araw po, ito po ang ating mga bibigyan po ng honorarium. Pangungunahan po ni Mrs. Elena Estacio, Provincial Federation President of Senior Citizen. Silang lahat po ay tatanggap ng 2,600 bawat isa po. Taga Lemery po. Presidente po ng Provincial Federation. Anyayahan natin yung mayor, vice mayor. Kung naririto daw po ang ginagalang na mayor po ng bayan ng Lemery. Vice mayor. Or vice mayor po ng Lemery. Maraming salamat po. Ang susunod nating tatawagin ay si Ginang Andrea Mazo, Municipal President ng Persons with Disability from Bawan, Batangas. Ang mga senior citizens sa araw na ito ay tatanggap ng 3,888,000. Yung tumanggap kanina, taga Lemery. Siya ang president. Ano? Ngayon naman ay siya ay president ng ating mga persons with disability, taga Bawan. Narito ang ating mayor. Narito ang ating bukal. Si Vice Mayor po, Ronald. Wilson. At saka si... nasa si Arlene. Yan. Kayo ang mag-vote. At siguro i-witness na rin natin ang ating congresswoman ng sa 2nd district. Witness. At inaasahan natin na tutulong pa. Salamat. Maraming salamat. Alam ko maraming mga PWD din kasama tayo dito. Okay. Floor. Gov, ang susunod naman po ang natatanggap ay ang Pangulo po ng Provincial Federation ng Child Development Workers na si Ms. Veronica Gutierrez, buhat po sa siyudad ng Tanawan. Okay, naririto ang ating board member Rudy at board member Fred. Ang ating anak kalusugan ay taga Santo Tomas din. Susunod naman po ay si Ms. Irene Achenza, Provincial Federation President po ng Parent Leaders po buhat sa bayan ng Balayan. Mga parent leaders, ang mga ito sa araw na ito, sa totoo lang every quarter, natanggap ng mga ito na kulang ng 3,000,000, 538. At ang ating parent leader ay taga? Balayan. Taga Balayan. So ito ang distrito ng ating board member Junjun at Army Bausa. Okay, maraming salamat sa inyo, ha? Happy birthday po. Salamat. Nasaan ang mga parent teacher natin? Nasa likod. Okay. Maraming salamat po, Governor. Ang susunod naman po ay ang Pangulo po ng Tanod na si Mr. Armando Braña, buhat po sa bayan ng Mabini. Taga Mabini, ang ating... Ay, na po,
siya ang tatanggap ng mga honorarium ng mga barangay tanod. Pero ang inimbita natin dito mga hepe lamang. Ano? Ang mga hepe ngayon, tatanggap sila mga tanod ng 1,600,000. Salamat po. Arlene. Go. Para naman po sa first quarter honorarium, meals and transportation allowance, itawagan po ang BNS President No. 1, Sheena Mandanas. Kamag-anak ni po yata ko. Mukhang ang pinaka-president ng ating mga barangay nutrition scholar ay taga-Bawan, kamag-anak ko pa. Miss, si Sheena Mandanas. Ano? Yun. Ang mga BNS natin ngayon, ayon kay Dr. Rose, lahat sila ay tatanggap ng 3,500,000. Okay. Para naman po sa BHW President, itawagan po si Ms. Marilyn Arandia. From Batangas City. Ang ating para sa first quarter honorarium ng ating mga volunteer workers. Ang total na tatanggapin, nasa ng ating senior board member. Yan, naririto na. Ikaw na mag-abot. Salamat. Naririto ang ating konsehal, number one counselor, Andrea. At naririto iyo pa nating mga konsehal na tatanggap. Ang mga barangay health worker, ang tatanggapin ngayon, ang iba'y naririyan sa likod, mahigit na 15,000,000. 15 million, lahat-lahat, mahigit pa. Pakitang, yan, okay, picture tayo. Okay. Thank you po, happy birthday po. Anong barangay? Barangay 17 po. 17. Very good. Okay. Okay. Okay, yung ating mga scholars, ang ating budget sa kanila sa ngayon ay umaabot na sa buong taon ng mahigit na 450 million. Pero naipakita na kanina. Ano? So maraming salamat. Talagang lubos na lubos ang ating pagnanasa na makatulong talaga. Kaya't pati na ang paghahanap ng mga investors, ginagawa natin. Ano? At natutuwa naman ako na ang ating mga ibang mayors at vice mayor ay naririto rin dahil sa kanila nang gagaling ang ating mataas na kahoy, si Jeanette at Jay Ilagan, ang ating Taisan, ang ating Rosario, naririto lahat. Kaya sama-sama nagkakaisa. At natutuwa ako na sa pagkakataong ito na aking kaarawan, simula ng bagong pahina sa buhay ko, kasama ko kayong lahat. Sama-sama, nagkakaisa. Okay. Hindi na. Mag-picture tayo sa baba, lahat. Nang ano? Oo. Photo op na lamang. At ngayon naman po ay magkakaroon tayo ng photo op kasama po ang ating Governor Hermilando Mandanas. At ang ngayon po ay bababa ang ating gobernador dito po sa ating Dream Zone Grounds para po magkaroon ng photo op kasama po ang bawat isa na naririto ngayong umaga. Amy.
At habang nag-iikot po at kumakamay ang ating butihing Governor Hermilando Mandanas sa ating mga kasamahan dito sa Dream Zone, ay hayaan nyo muna po na handugan namin kayo ng ilang awitin ngayong umaga. Kasama ng aking kaibigan, palakpakan po natin Miss Zara Josiah Dimaano. At inaanyayahan po ang lahat na magsitayo. Ayan, marami pong salamat. Tayo po ay magkakaroon ng photo op big picture kasama po ang ating governor sa kanyang espesyal na araw. Yan, after po nito ay photo opportunity with mayors. At sunod naman po ang Vice Mayors League, nandyan yata po. Sign 1 tayo, nakaturo po sa taas. Lahat po tayo. Okay? Okay na? Mayors po, mga mayors dito tayo sa unahan. Mga mayors po. Itlimutin ang problema. Hihintayin ang umaga. Mga mayors po, dito na tayo sa unahan. Mga punong bayan. Siguro isabay na natin ang ating mga vice mayor po. Magkakasama na po dito sa unahan po. Vice mayors and mayors po, photo opportunity. Ang kasunod po yung ating mga national agencies po, dahil mga directors po. Vice mayor and mayor. Basta tayo'y magkasama, laging mayroong umaga. Pag sikat ang araw, may dalang luwaga. Sa aking pangarap, haharapin natin, haharapin natin ang sikat ng araw. Ang liwanag. Oh, oh, oh. At kumising na ang araw ng pag-asa'y narito na. Dumating din ang governor natin. Oh, basta tayo'y magkasama, laging mayroong umaga. Maganda pag sikat ang araw, may dalang liwanag sa ating pangarap. Oh, haharapin natin. Muli palakpakan naman natin Governor Hermilando Inco Mandanas. Grabe, napakarami natin ngayong umaga. At syempre, bukod sa ating mga kasamahang kawani, nandyan din ang mga kasamahan nating sektor mula sa lalawigan. Ayan, sabayan po natin ang ating mahal na Governor sa pagkanda nito. The final curtain. My friend, I'll make it clear. At iniimbitahan natin ang ating governor para sa isang awitin na ito, isa sa kanyang all-time favorite na awitin.
life that's full. Achieve the at home. Yan, palakpakan po nating muli, Governor Dodo Mandanas! I've given my way. But then again, too few to mention, I did what I had to do, and saw it through, without exception. I planned each charted course, each careful step along the byways, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt, I ate it up, not spit it out. I faced it all, and I stood tall, and did it my way. I've had my fill. My losing, and now must tears subside. I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, not me, I did it my way. For what is God, if not himself, then he has not to say the things he truly feels. And not a word of the one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Palakpakan po natin Governor Orlando Mandanas. Ayan, at after po ng ating photo op kasama ng ating Governor Hermilando Mandanas, ang ating pong mga kasamang bisita at panauhin ngayong umaga ay maaari nang magtungo sa tanggapan po ng Pitikaw dito po sa aking kaliwang bahagi para po sa isang salo-salo. Ay, yung iba, yung para sa salo-salo, may kanya-kanya ata tayo. Ha? Baka kayo pwede pang mag-take home. Itatanong kay Abel. Yan ang atin pong mga kasamahan from national agencies, gayon din po mula sa iba't ibang municipalities and cities sa lalawigan, na naririto po sa ating gym zone ay magkakaroon po tayo ng photo op kasama po ang ating Governor Hermilando Mandanas. And right after this photo op po ay maaari na po tayo magtungo dito sa tanggapan ng Pitikaw sa aking kaliwang bahagi para po sa isang salo-salo. Maraming pong salamat. Mga doctors po, yung ating mga chief of hospitals, assistant department head po ng PHO, photo opportunity po with the governor. Most respected po, President Cudero.
at ang lahat po ng kasamahan nating empleyado at kawani ng pamahalang palalawigan, mayroon po tayong espesyal na inihanda ang ating Governor Mandanas na salo-salo sa atin po mismong mga tanggapan. Inuulit po natin para po sa mga kasamahan nating kawani sa pamahalang palalawigan. Ang atin pong mga tanggapan ay mayroon ding mga respective buffets hatid po sa atin ni Governor Hermilando Mandanas. At sa atin pong mga kasama ng mga bisita at panauhin at gayon din mga opisyales ngayong umagang ito, right after the photo op with Governor Dodo Mandanas, maaari na po tayong magtungo sa kaliwang bahagi ng ating Dream Zone para sa isang salo-salo. Jaguar. Ini semua kita. Kita bawa. Bawa.